Magandang umaga po, ako si Benison Estareja at meron tayong update regarding pa rin sa binabantayan natin na dalawang bagyo. Yung isa po ay si Severe Tropical Storm Jolina with international name na Conson at yung pangalawa ay si Typhoon Kiko with international name na Chanthu. Ito po yung ating latest satellite animation. As of 4 in the morning, ay namataan si Severe Tropical Storm Jolina sa coastal waters ng Bayan ng Buwak sa Marinduque. At ito, kitang-kita natin, maraming mga lugar dito sa may Southern Luzon and Visayas ang nagkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan, kabilang na dyan ang Central Luzon and even Metro Manila. On the other hand, si Typhoon Kiko ay namataan naman 1,175 kilometers sa silangan ng Central Luzon. So kita dito sa ating animation, yung bilog na yun na nasa gitna, ito po ay associated dun sa mata kung saan kalmado ang hangin. Isa din tong senyales na nagkakaroon ng rapid intensification, itong si Typhoon Kiko. Kita din dun sa ating bilugan na hugis nito, yung compact na shape nitong si Kiko at yung favorable weather conditions, kaya nagiging malakas or mabilis yung paglakas nitong si Bagyong Kiko. Ito po yung ating landfall areas for Severe Tropical Storm Jolina. Nagsimula ito sa Hernani, Eastern Samar noong September 6, alas 10 ng gabi. Sumunod naman dito sa may mga bayan ng Daram sa Samar, gayon din sa Santo Niño and sa Almagro sa umaga ng September 7. Pagsapit naman ng 7:50 in the morning, nandito na siya sa may Tagapulan, Samar, and then naglandfall muli alas 10 ng umaga sa bayan ng Dimasalang sa Masbate. And then nagkaroon ng pampitong landfall dito po sa bayan ng Torrijos sa Marinduque kanina lamang alas 12:15 ng madaling araw. So inaasahan natin sa mga susunod na oras ay possible na maglandfall din ito somewhere sa may Batangas area or worst case scenario dito po sa may dulong hilaga ng Oriental Mindoro. Ito po yung latest forecast track ng PAGASA. As of 2 in the morning, nakikita natin na mananatili pa rin ito as a severe tropical storm within the next 12 hours. Pero dahil ito ay inaasahang tatama po dito sa may western section ng Central and Southern Luzon, magkakaroon ng interaction sa land, so possible na humina pa ito ng bahagya as a tropical storm. Thursday early morning, nakikita natin na nasa vicinity na ito ng bayan ng San Narciso sa Zambales. Then inaasahan na pagsapit po ng umaga bukas, ay nasa may karagatan na ito sa West Philippine Sea. Pagsapit naman ng Friday early morning, nasa 470 kilometers na ito west of Dagupan City. So most likely po pagsapit ng morning ng Friday ay nasa labas na ito ng ating area of responsibility. And over the weekend, patungo ito dito sa may Northern Vietnam and Southern China area. Dito naman sa mga nagtatanong, kailan po pinakamalapit yung sentro nitong si Bagyong Jolina dito sa Metro Manila? So mamaya pong hapon, from around 6 to 10 p.m. hanggang sa gabi ay pinakamalapit yung sentro nitong si Bagyong Jolina. Pero as early as ngayong madaling araw pa lamang, nakaranas na ng malalakas na mga pag-ulan ang NCR at yung mga kalapit na lugar sa Calabar Zone and even Central Luzon. Sa ngayon po nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa marami pa rin lugar sa Luzon. Kabilang na dyan ang northern portion of Romblon, Marinduque, northern and central portions of Oriental Mindoro, northern and central portions of Occidental Mindoro kabilang na ang Lubang Island. Signal number 2 rin po dito sa central and southern portions of Quezon, buong Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Metro Manila, signal number 2 pa rin po. Gayun din sa southern portion of Bulacan, buong Pampanga, Bataan, buong Zambales at buong Tarlac ay signal number 2 na rin. On the other hand, signal number 1 naman po, dito pa sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang na yung La Union, southern portion of Benguet, southern portion of Nueva Vizcaya, southern portion of Aurora, buong Pangasinan, buong Nueva Ecija, natitira pang bahagi ng Bulacan, at natitirang bahagi ng Quezon, kabilang ang Pulilio Islands. Signal number 1 pa rin po dito sa buong Camarines Norte, sa western portion of Camarines Sur, gayon din sa western portion of Albay, northwestern portion of Sorsogon, northwestern portion of Masbate, kabilang na ang Burias Island, rest of Romblon, rest of Oriental Mindoro, natitirang bahagi pa ng Occidental Mindoro, northwestern portion of Antique, at dito rin po sa northern portion of Aklan. Kapag meron tayong signal number 2, possible po yung mga bugso ng hangin
na posibleng makasira ng parte ng bahay, lalo na po yung mga mahihinang structures. Possible din po na makasira ng mga pananim, yung malakas na hangin, makapagpatumba ng puno, or makasira ng mga branches ng mga malalaking puno at makatumba rin po ng poste. Habang sa signal number 1 naman, possible yung mga pagbugso ng hangin. Ano naman ang inaasahan natin when it comes to rainfall? So ngayong araw po, makakaasa tayo ng mga heavy rainfall warnings from PAGASA, as much as yellow, orange, or red rainfall warnings po for Luzon and Western Visayas. Heavy to intense with at times torrential na mga pag-ulan. So ito na po yung pinakamalakas torrential. Metro Manila, Calabarzon, Romblon, ganyan din ang Marinduque, Camarines Provinces, and Mindoro Provinces. Meron naman tayong moderate to heavy with at times intense rains ngayong araw. Dito po yan sa Central Luzon, ganyan din sa Albay, Sorsogon, Northern Palawan, buong Panay Island, at Guimaras. So meron tayong mga possible na scattered to widespread na mga pagbaha or landslides kapag po nagpatuloy yung mga pag-ulan. Kaya pinag-iingat pa rin natin yung ating mga kababayan, makipag-coordinate sa inyong local disaster risk reduction and management offices. Pagdating naman po sa hangin, inuulit natin, damaging strong to gale force winds sa may signal number 2, habang strong winds with occasional gust naman sa may signal number 1. Sa coastal waters po, most likely kapag meron tayong signal number 1 or number 2, nagkakaroon ng mga sea travel suspensions dahil mataas, around 2.5 to 5 meters yung taas ng mga pag-alon sa seaboards kapag meron tayong signal number 2. Habang nasa around 1.2 hanggang almost 3 meters po ang aasahan dun sa mga may signal number 1 and maging dun sa natitirpang seaboards ng Visayas. Coastal inundation or coastal flooding, possible po sa mga may signals number 1 and 2. Ano nga bang inaasahan natin? Again, within terms of track and intensity, si Jolina po ay inaasahang magtatawid dito sa may Tayabas Bay, sa ilalim po ng Quezon and ng Batangas sa mga susunod na oras, and then magkakaroon uli ng panibagong landfall sa may eastern Batangas this morning. Worst case scenario, inuulit natin, possible na pagbumaba pa ng bahagya itong sibag ng Jolina ay magla-landfall din ito sa may northern tip ng Oriental Mindoro. It is then forecast to cross Batangas, Cavite area mamayang tanghali hanggang sa gabi, and then pagsapit ng gabi ay nandito na sa may parting Manila Bay, kung saan magkakaroon muli ng panibagong landfall dito sa may Bataan Peninsula. Nakikita po natin dahil dun sa interaction dito sa may kalupaan ng Southern Luzon, ay posible na humina pa itong si Severe Tropical Storm Jolina into a tropical storm na lamang. So nakikita natin around 75 kilometers per hour yung sustained winds pagsapit dito sa may Zambales. Pupunta itong si Jolina dito sa may West Philippine Sea pagsapit ng bukas ng umaga. Posible itong mag-re-intensify or lumakas muli dahil ito'y nasa karagatan na, at patungo na sa may Southern China, Northern Vietnam over the weekend. Lalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Friday ng umaga. Ito naman po yung latest track natin patungkol kay Typhoon Kiko. So sa ngayon po, nakikita pa rin natin, ang general direction nito is west-northwest sa susunod pa na 4 na araw. Mananatili ito as a typhoon, at nakita nga natin from around 100 kilometers per hour kaninang or kagabi, is ngayon po ay nasa 150 kilometers per hour na. Inaasahan natin around Thursday early morning, nasa 830 kilometers ito sa silangan ng Central Luzon. Sa Friday ng madaling araw, unti-unti na itong lumalapit, nasa around 400 kilometers na lamang sa silangan ng Cagayan. Pagsapit naman ng weekend, Saturday early morning, nasa coastal waters ng Bayan ng Itbayat sa Batanes, itong si Bagyong Kiko. Then pagsapit naman ng Sunday early morning, nakikita natin na nasa labas na ito ng ating area of responsibility, 345 kilometers northwest of Itbayat, Batanes. Yung scenario natin with regards to Kiko, posible itong makaapekto sa may extreme northern Luzon. We're talking of Batanes and Babuyan Islands pagsapit po ng Friday. So meron mga bugso ng hangin doon at meron mga malalakas na mga pag-ulan. Pag in terms of severe winds naman po, posible rin tayo magtaas ng tropical cyclone wind signal doon sa several provinces po sa northern Luzon, kabilang na yung Cagayan,
worst case scenario natin for Isabela in Apayao and Ilocos provinces. And take note po, no, after tropical cyclone wind signal number 4, yung posible nating itaas dito sa extreme northern Luzon, because ito pong possible na peak intensity natin is 185 to 205 kilometers per hour. Kasi kapag signal number 4 po, minimum na yung 180 kph. And so far, hindi natin nirurule out na magiging siyang super typhoon, given na ang peak intensity natin is possible umabot sa more than 200 kilometers per hour.